Mga kasangga, welcome to my channel. Tulad ng dati, please subscribe and hit the notification bell upang maging updated kayo sa aking mga in-upload na videos. Ngayon ay samahan niyo akong magluto ng beef sisig. Masarap to. Tara, magluto tayo. At ito ang mga pangunahin nating sangkap. Ang beef na ito ay ito yung parte na laman ng baka na malambot na. At meron din tayong atay ng manok na ating isasahog. Yung atay ng manok na yan ay dinagdagan ko pa ng 2 balot yan upang mas maging masarap ang ating beef sisig. At yung mga baka na yan, atay ng baka na yan, hindi na kailangan pakuluan yan dahil yan ay malambot na parte ng baka. So gagayatin na lang yan at ating lulutuin. At itong aking lulutuin na to ay mga 3 kilo ito. Siyempre meron tayong liquid seasoning, oyster sauce, olive oil, salt, pamintang durog, mayonnaise, chopped onion, at ang ating sili, green at red, at ang ating lemon. Ngayon ay ipiprito lamang natin ito. At gagawin lamang natin itong golden brown. Pagkakaprito natin, ay gagayatin naman natin ito ng maliliit. Ayan. Pagluluto ng sisig, kailangan konting tiyaga at konting tiyaga sa paggagayat. Ngayon, ito namang mayonnaise natin, ay natimplahan ko na ito. Nalagyan ko na ng oyster sauce, paminta, at salt. At napatakan ko na rin ito ng karikit na lemon. Hindi ko na videohan dahil akala ko ay naka-play yung video, yung pala naka-post. Kaya hindi na napasama sa video ang paglalagay ko ng mga yon. Nilagyan ko lamang ito ng mga 4 na tablespoon, 4 tablespoon of oyster sauce, at 1/2 teaspoon of paminta and salt, at karikit na lemon, at liquid seasoning. Ngayon, umpisa na natin. Ayan, maglalagay lamang tayo ng olive oil, at pagkatapos noon ay ilalagay natin ang butter. Sa pagkakataong ito ay inilagay ko na lamang ang ating apoy o stove sa low heat o low fire upang hindi masunog ang ating butter. Ayan, at pagkatapos niya na ilalagay ko na rin ang ating onion. Maglalagay lang ako ng konting sili sa ating pagigisa upang magkaroon ng kagat o ang hang ang ating beef sisig. At pagkatapos niyan ay pwede na natin ilagay ang ating pangunahing sangkap. Siyempre, ang ating beef at chicken liver. Yan. Yan ay mga 3 kilo. Sa pagkakataong ito ay akin nang ibinalik ang stove sa high heat habang hinahalo-halo ang ating karne. Thank you.
Ngayon ay ilalagay na natin ang mayonnaise at ang iba pang mga paninta nito. Sa pagkakataong ito ay hinaan ko na ang apoy ng ating kalan. Ang authentic talaga na sisig noong araw ay hindi mayonnaise ang nilalagay. So, dahil nga sa makabagong pamamaraan na ngayon, mayonnaise ang nilalagay. Atin lamang haluin ang haluin ito upang mag-mix ng husto ang mayonnaise sa ating nilulutong sisig. At ngayon ay magdadagdag na ako ng mga panimpla upang makuha natin ang lasa at masarap na lasa ng ating nilulutong sisig. Dagdag ako ng paminta. At magdadagdag din ako ng mayonnaise. Ang paglalagay naman ng mga panimpla ay depende sa ating panglasa. Siyempre kasabay niyan ay maglalagay na rin ako ng karagdagang sili. Yung natitirang sili na ating ginayat kanina. Pero siyempre lalagyan din natin ito ng lemon na kukumpleto sa ating panlasa. At titikman-tikman naman natin yan. Siyempre. At magdadagdag din tayo ng asin dyan maya-maya. Paunti-unti lang ang paglagay natin ng asin. Kasi siyempre, ayaw naman natin umalat ang ating nilulutong beef sisig. Titikpan-tikpan uli natin to upang makuha natin ang gustong panlasa na hinahanap ko. Ang siling ginamit ko rito ay hindi naman kaanghangan. Siyempre, nasa atin din yan kung ano ang gusto nating panlasa. Kung gusto nating manghang, talagang manghang, gumamit tayo ng siling labuyo. Pero yung siling ginamit ko ito ay kainaman lang.
Luto na ang ating beef sisig. Ready na to for serving. Yan, sarap niyan. Pwede rin kayong gumamit na seasoning plate dito kung meron kayo. Iinitin nyo lamang ang seasoning plate, lalagyan nyo ng butter at saka nyo ilagay ang sisig.